direct cause niya sabi. At ang ganyan natin si Arny, dito naman yung mundo mo yung akin yun naman siya. Pero grabe po nga po yung si direct cause. Sa mga palabiro, tapos yung mga biro niya, pag ano, pag hindi ka sanay sa kanya, maka-open ka. Maka-open ka tayo, matatag ka. So very straight siya eh. Yung unang very comment niya sa performance niya, first performance niya, parang, kung saan nung dikit yung laban, mahirap mag-judge ha? Kasi parang pangit. Parang pangit. Tapos ano ba po, ano to, direct kasi sabi niya, ang tagal ng labanan na to. Dalian na natin to kasi gusto mo na matanggal sila lahat. Ganun po siya. Pero sobrang nag-enjoy po sa taping ng Bubble Gang. Sobrang iba pong siya. Yun yung pag nag-taping ka, hindi ka napapagod. Sobrang saya lang palagi. Ano ka talaga sa tawanan sa booth. Lalo na po sila po yung Titoy. Nagtatalino po kami. Sobrang kwento po kami ni Denise kasi idol na namin si Tatalino. Kumbaga yun yung favorite part namin. Akala ko si Sir Asin po. Eh wala po nung time namin. Nag-shoot po kami nung Monday. Nung nag-taping po kami nung Monday, hindi na kami part lang ng segment ng Bagong Gang. Ang ginawa po nila sa aming final scene. Part na kami ng, release-release na po kami sa iba't ibang segment ng Bubble. Kaya sobrang nag-enjoy po kami kasi nakatrabaho na po namin ng iba't ibang talent ng Bubble Gang na sobrang dati gusto na namin maging part nito. Tapos ngayon po nakakatrabaho. Tapos yung pag-in ko, sino naman ganyan titira? Ikaw? Si ako po si Denise tsaka si Joyce Hing sa babae. Sa lalaki naman po si RJ Padilla, Juancho Trevino, tsaka po si okay, si Abel po natanggal po yung dati. Si Jan Manuel. Hindi ko po alam kung saan gagawin yung anniversary daw. Sa Cebu ata. Sino isang mabahe? Ikaw, si Joyce? Tsaka si Denise po. Dapat tama. Hindi kitang laban ha. Oo nga po eh. Ano naman ng, ikaw ba eh, siyempre, nangarap ka rin naman na maging mag-champion dun sa protege pero hindi nangyari. Ito ba nakikita mong pa? Ito na. Sana nga ko yun. Ito na. Hindi. Ano naman po. Parang ini-enjoy ko na lang po. Kasi sobrang dikit pa naman po nalaban. Tsaka din po sa tatlo, Sunny nila din, tsaka ni Joyce. Ako po yung pinaka baguhan ba. Kasi si Denise, mas nauna po siya sa akin sa protege season 1. Si Joyce naman po sobrang tagal niya din. So, ano po, mahirap rin po kasi mag-expect. So parang ini-enjoy ko na lang din po yung na naging part ako nitong Bagong Gang. Kung manalo man po, thank you Lord na lang. Sobrang laking blessing to me. Pero syempre, pangarap ko po talaga manalo din. Kasi baka yung winners lang po talaga yung maging regular din sa Bagong Gang. Eh. So talagang gusto ko rin po talagang maging Miss Bagong Gang. Paano na yan? May edge ka na kay Denise Barbacena kasi si Joyce Hing na prime time. Ikaw nasa mundo ng akin. Uy, si Denise po nasa mga basang CCU. Oo, oh, afternoon yun eh. Opo. Ito, prime time, top rating. Nako! Ano masasabi? Paano ka napunta sa mundo? Ano po, bali, naghanap lang po sila ng magiging Sevilla. Tatlo daw po kami pinagpipilian dito. Like si Ate Vanessa Del Moral at ako. Hindi ko na po nalaman. Nakipagkwento na lang po ako sa mga table. Tapos, madaling araw na po ito tinag sa akin, 2 a.m. Na ako na nga daw po yung tapos, tipi na po mamaya na. Talaga? Ayun po, nagulat lang din po kasi na ako po yung napili dito bilang si Tupla. Sino yung character na yun? Si Rhea po. Bali, parang magiging love interest po ni Jerome. Habang bigo po siya kay Marilyn, habang nandudurog yung puso ni Jerome. So parang ako po yung magiging dahilan bakit makakalimutan niya for a while si Marilyn. Kasi magiging masaya siya sa company ko, hanggang magkakagusto na rin po ako sa kanya. Ang una po si... Wala naman, wala pa naman po. Ang una po po yung scene dito, nabangga niya po kasi ako ni... Si nagmamotor po ako. Nabangga niya po ako. Tapos, yun po. Nagalang ka talaga. Nakaskates. Nakabangga ah. Tapos po, galit na galit po ako. Nabangga niya ako. Tapos yung mga sumunod na scenes na po, getting to know each other na hanggang magaan po yung loob sa akin ni Jerome. Tapos po, eto, hanggang magdi-dinner po kami, ipapakilala niya ako sa family niya. Dadaling ko rin po siya sa family ko. Tapos, pero po sa dulo,
parang magiging mabait si Rhea na ibibigay niya na rin po si Jerome. Title pa rin si Jerome, hiram si na puso. Alden, okay. Oh, pa si hiram na puso pala. Sana may kissing scene. Hindi ko maalala kung sobrang bright to me. Hindi ko maalala kung si Alden yung sinasabi mo dati yung crush mo. Si Aljur, na si nakasama ko naman po kahapon sa taping ng Pepito Manaloto. Ah, so guest ka? Itong Sabat? Itong Linggo? Itong darating niya. Kayo yung dalawa ni Aljur? Tatlo po kami, Chris. Si Chris Bernal, tsaka si Aljur, tsaka ako. Parang kami po yung nag-taping sa mansion ni Pepito. Eh, tapos ngayon nakakatrabaho mo si Aljur. Ito ba, kakatrabaho mo si Alden? Sinong masasabi mong mas matimbang na ngayon? Ingat ka na sa mundo where I'm from. Dito nga po sa role ko bilang si Rhea, medyo nagiging madali ko saan. Kasi sino ba naman kung di magkakagusta kay Alden, di ba? Kami! Ito po yung car niya, tsaka mabait ko talaga si Alden. Kaya, ano pinakagusto mong physical na feature ni Alden? Yung mata niya. Yes. Eh, tapos, anong meron sa mata niya? Wala. Nawala sa boyfriend mo. Medyo hindi siya singkit si Alden. Singkit yun. Hindi, parang, pag tinitingnan ko siya, iba po yung mata niya. Iba. Parang may sinasabi lagi yung mata niya. Ano sinasabi? Kasi gusto kita rin. Ah, hindi Arny. Hindi Arny. Ayun po, parang dito, crush ko po si Alden. So, madali na po. Parang, tapos kinikilig ako. Ay, madali na daw. Kinikilig-kilig po ako pag nagko-compliment. Pag nagsasabi ka lang, ang ganda-ganda mo, ang saya-saya ko, pag-ganan-ganan po. Pero sobrang saya mo. Tingin mo yung mga, kasi si Alden medyo mahihain, hindi mo nagko-compliment sa sado. Eh, tapos may compliment sa'yo. Tingin mo eh. Totoo. May something. Hindi, ano po. Para pagkasulat, ang ganda. Hindi po, totoo yung may pagtingin talaga siya kayo. Delete mo naman. Tapos hindi ko, raw pa naman ako magano. Oo, talaga. Grabe ka naman. Oo, raw ako. Mili ka ng premiere. Edit mo. Kasi, totoo po yung nararamdaman mo na ng kay Rhea. Gusto niya si Rhea, pero mahal niya pa rin si Marilyn kasi. So, mahirap talaga yung sitwasyon. Pero ako po, bilang isang baguhan lang naman dito po sa show. Mas masaya na ako na naging part ko ng Mundo May Akin. Kasi sobrang nga po talaga yung ratings nito. Misty, mga kamag-ano ko, family ko. Hanggang dito lang. Talagang pinapanood po nila to. Kaya sobrang saya din po nila for me na mapapanood din po nila ako sa super favorite nilang po. Ito nga po yung Mundo May Akin. Buti yung boyfriend mo hindi nagbabantay sa set. Ay, hindi mo naman po. Hindi ko naman po siya nakakasama sa kasi may working po. Break agad? Nakatrabaho na si Alden. No, no, no. Very supportive din po yun. Ikaw ba yung tipo ng girl na madaling ma-fall sa isang guy? Hindi po. Hindi po. Loyal ka talaga. Ah, opo. Siya ba? Ganun. Oo. Ito na lang. Anong mga katangian ng lalaki pinaka-gusto? Yung physical muna. Huwag yung gwapo na generic. Yung specific. Medyo may katawan. Malaki na. Alter nga. Malaki yung katawan. Tapos, dun po ako mas na. Basta malaki yung katawan. Okay lang kahit. Basta yung face, syempre. Okay lang kahit mga 3-5. Tapos, basta mabait, tapos mahal yung pamilya niya. Kasi ako po sobrang mahal ko rin talaga yung family. Kumbaga, parang mama's girl na ako. Tapos sobrang mahal ko yung mga kapatid ko. Parang yung pagsagay kasi, parang pag wala silang pakialam sa family nila, iba na po yung personality nila. Parang hindi na kayo mag-asito. Yun lang po yung importante. Sa totoong buhay ba, kaya mo rin bang gawin yung gagawin mo? Ay, intensity 5. Kaya mo rin bang gawin yung gagawin ni Rhea doon sa movie? Sa movie ago? Rhea? Rhea po. Opo, kasi
dito po, namatay yung boyfriend ko last year sa Mundo May Akin. So, ngayon, parehas kaming nag-move on ni Jerome. So, parang kung may mamimit ako na guy na ganun, kumbaga, all out ako para tulungan siya, lalo na gusto ko po siya. Kumbaga, dito rin kasi, umaasa ako na magkakaroon kami ng relationship dito. Pero, alam ko po na may mga komplikadong bagay, like si Marilyn, si Darlene, ganyan. Willing po ako ipaglaban yung nararamdaman ko. Pero pag ako rin po kasi sa totoong buhay, pag nalaman ko talagang medyo malabo na or medyo mahirap talaga itong mga mangyayari. Tapos marami pa pong masasaktan na ibang tao. Talagang magpaparaya na lang din po ako. Speaking of magpaparaya, konting kilig lang, tsaka right. Halimbawa, bilang magising ka isang araw, sabi ng boyfriend, sorry, Arny, I'm gay. Punta ka agad doon. Cross promotion to. I-agent yun. Umamin agad? Hindi ba pwede yung paano? Nahuli. Nahuli na lang? Mas sa exciting. Nahuli. Ano ang room yan? 17 na. Yan yung pinakamasakit siguro na mangyayari sa akin. Yung magkaroon ako ng partner na gay. Ay, ano? Opo, hindi ko maisip na naaamin ng lalaki, ng partner ko na bakla siya. So parang, ano ba, Arny, bakit ba ganyan yung lalaki ng hanap mo, ganyan. Pero syempre po, masasaktan. Pero hindi ko yun matatanggap talaga. Feeling ko po. Pero hindi walang mo talaga kagal. Opo. Kahit may anak na kayo? Hindi po. Lali lang, di ba? Lali. Lakas makapromote. Cross-promote na. Sa pag-iyak niyo po. Hindi, pag may anak na po, ipausapan na yun. Siyempre, family. Ah, pwede. Family ko po. Pwede po kayanin ko. Pwede si Ate Lali na lang din yung character ko nun. Na kasi makipag-date siya doon, tapos nasa bahay ka, nagubos ang plato. Nag-ano po siya, nakikipag-date sa ibang lalaki din. At least, kumpare na. Pag may family po, kakayanin. Pero pag wala po, pag kaya pa naman, ipaubaya na lang siya doon sa gusto niya talagang maging partner na lalaki din, edi ibigay na lang po natin. Pero kung mangyayari po sa akin, yun lang po siguro yung mas masakit pa kaysa sa magkaroon ng third party na girl. Kasi kung ganda mo, magpapalik ka. Oo. Paano kung gwapong-gwapo naman yung bagay. Pero hindi mo naman siguro nakita ko naman. Hindi naman. 3 years from now. Para Vincent. Para Vincent, natinigyan ng tanong. Punta naman tayo sa challenge mo dito sa Mundo May Akin. Okay, syempre, bubblegum, medyo patawa-patawa, ganyan. Medyo cool-cool lang. Ito, Mundo May Akin, medyo heavy drama. No? Opo. Paano naman ang challenge sa'yo nitong first time mo ba itong prime time? Opo, yun last show ko po kasi bukod kang Pinagpala. Kontrabida naman po ako doon. Parang inaaway ko po si Ate Jackie Rice. Dito naman po sa Mundo May Akin. Hapon yun. Opo, sa hapon po. Dito naman po sa Mundo May Akin, na-challenge po ako dito sa role. Kasi parang dito po kasi, astigin na palaban, na medyo boyish, na scooter girl, ang tag ni Ria. Medyo close naman po sa ano ko, na parang simple lang, ganyan. Parang ako na boy. Hindi. Siya pala yung naging my husband, you know? Nagpalit pala. Very simple lang po si Ria dito. Yun yung na-tutuwa po ako. Kasi simple lang din naman po sa totoong buhay. So, ano lang po, parang na-challenge lang ako. Kasi sa mga katrabaho ko din po, tsaka syempre po, ang taas ng ratings dito, kailangan lahat ng bawat artista dito, bawat talent dito, talagang wala dapat masasabi yung mga nanonood, tsaka dapat nagugustuhan talaga nila na nanonood. Syempre, kung bagong character ka nga dyan, tapos ang dami namang negative comments sa'yo. So, parang ikaw pa yung kasira ng show. So, na-challenge lang po ako na sana magustuhan din po nila yung character ko dito as Ria, na sana ma-justify ko po yung role na Ria na napalaban, pero mapagbigay naman sa huli, ganyan. Na so sobrang gusto niya na si Alden, ayaw niya naman po na mag-stay si Alden sa kanya kahit may mahal na siyang iba.
tsaka sa mga katrabaho ko rin po, syempre si Luis yan, si Lauren, si Alden. Kahit po magkaka-age kami, iba pa rin po na matagal na sila dito sa industry. Tapos ako, medyo marami pa pong adjustments talaga po yun yung as in from protege. Sobrang dami ko pa pong kailangan matutunan pa when it comes to acting. Kailangan ko pa pong mas maging natural, mas totoo yung emosyon. Ngayon po, basta pinag-aaralan ko naman po lahat ng ano, bawat po may script na ibigay sa akin. So, pinag-aaralan. Thank you. Thank you. Tapos, ay, yung camera. Kung magpapapicture ko sa